Kasama po natin ng mga iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na kasama sa pagdadala ng tulong. At ito po ay dahil ang aming nakita pagka atrabaho ng pamahalaan, kung minsan, kagaya nitong aming ginagawa ngayon, ay hindi talaga kakayanin ng isang departamento lamang. Kaya lahat po ng mga departamento na makakatulong ay isinasama namin. At ito po ang tawag namin ng whole of government approach. Ibig sabihin, yung buong pamahalaan, hindi lang isang department, hindi lamang isang ahensya, kung hindi ang buong pamahalaan ay nandyan upang pagandahin at maging gawing matagumpay itong ating mga programa. Nandito po ang ating DA Secretary, Secretary Kiko Laurel. Ang ating Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Hindi po namin magagawa ito. Lahat ng aming ginagawa sa pamahalaan, hindi lamang sa pagdala ng tulong at pagbigay ng mga iba't ibang benepisyo sa ating taong bayan, kung hindi po maganda ang ugnayan sa national government at saka sa local government. Kaya't nandito, sinama po natin ang nagtatrabaho po dyan, ang Secretary ng DLG, Secretary Benhur Abalos. At ang ating namumuno na at namamahala para sa development ng buong isla ng Mindanao, the Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Ang ating Davao de Oro, 1st District Representative, Congresswoman Maria Carmen Zamora. Ang 2nd District Representative, Congressman Ruel Peter Gonzaga. Ang 2nd District Representative ng Davao Oriental, Congressman Chino Miguel Almario. Nandito rin po ang ating ang Provincial Governor ng Davao de Oro, the Governor Dorothy Gonzaga. At ang Davao Oriental, Provincial Governor Nino Sotero Uy. At ang Provincial Acting Governor ng Davao del Norte, Acting Governor De Carlo Uy. Tagum City Mayor Ray Uy. Siyempre, at ang ating matagal ng kasama. Ang pinakamahalaga, ang pinakaimportante na nandito, nakasama po natin ngayon ang ating mga beneficiary, ang ating mga pagtatanggap ng presidential assistance, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at lahat po ng iba't ibang bisita. Ladies and gentlemen po, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga pong malaki ang pinagbabago ng Tago mula nung huli kong pagbisita rito, nung panahon pa nung kampanya. Naging memorable po sa akin ang Unity Caravan na yun sapagkat napakainit po ang binigay ninyong salubong para sa amin. Kaya maraming salamat po. Kasing init at kasing sigasig ng ating kasalukuyang administrasyon sa pagsisikap na ipagpatuloy ang nasimulaan at tiyakin na makinabang ang mga mamamayan sa ating mga programa at ang ating mga proyekto. Isa na rito ang kaabang-abang na pagtatapos ng Mawad Maragusan Caraga Road, ang Carmen Tagum City Coastal Road, ang Tagum City Bypass Road, at ang pinakaaasam na Mindanao Railway Project Phase 1. Kapag po itong malalaking proyekto na ito ay natapos na ito, hindi lamang ginhawa sa biyahe ang mararamdaman natin, kung hindi ang mas mabilis din ang pagpasok ng kaunlaran dito. Bukod po riyan, ating itatayo ang 7-story hospital na magiging Davao Regional Medical Center sa Apokon, Tagum City, nang naglalayong makapaghatid ng dekalidad at maaasahan na serbisyong medikal. Atin din pong isinasaayos ang New Visayas
Tulalian Farm to Market Road na magpapabilis ng transportasyon ng mga produkto mula sa mga sakahan tungo sa merkado. Gayunpaman, kinakaharap ng sektor ng agrikultura ang isang matinding hamon ngayon. Ayon sa pinakahuling datos na aming nakita, mahigit 1,000 pamilya sa 16 na barangay sa Davao Region ang lubhang naapektuhan ng El Nino at ang pagtagtagtuyot na dala ng El Nino. 50 milyong pisong halaga ang pagkalugi na naranasan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Wala nang mas bibigat pa sa pakiramdam na masaksihan na unting-unting namamatay ang mga pananim o natatayuan ang mga palaisdaan dahil sa matinding tag-araw. Kaya po ay hindi po namin kayo pababayaan. Kayo po ang sandigan ng ating bayan sa pag-unlad, kung kaya't hindi kami titigil sa pag-aagapay sa inyong lahat. Makakasiguro po kayo. Makakasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agarang maipaabot ang mga ayuda para sa mga magsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ang opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez ay mamamahagi rin ng bigas para sa mga benepisyaryong naririto sa panig po ng DSWD. Sa DSWD po ay nakapaghanda po tayo ng mahigit na 19,000 na food pack na nakakahalaga ng higit 15 milyong piso. Bukod po riyan, mag-aabot ng 10,000 piso na tulong pinansyal sa 10,000 benepisyaryo sa bawat probinsya ng Davao Region. Sa inyong lugar po ito, sa Davao del Norte, ay aabot sa 10,000,000 pisong halaga ang tulong at ayuda sa mga magsasaka at mangingisda ang maibabahagi ngayong araw. Ilan lamang po rito ang mga unit ng rice combine harvester. Nakita po nandyan po yung floating tillers, walk behind transplanters at four-wheel tractor na ibinibigay sa Purok 4, Anibungan Carmen Irrigators Association. Nandun po sila at nakahilera po yung ating mga gamit na dinala. Yan po yung nakikita ninyo, hindi yan lamang, ha? Sample lang yan. Siguro yung mga harvester, yung mga tractor, tatatlong po yan. Yung mga bangka, mas marami, hindi po yan. Baka naman isipin nyo, dalawa lang ang dinala namin, tatlo lang ang dinala namin. Hindi po. Para lang masaksihan natin ang pag-turnover, kaya't nandito po sila. Ngunit, yung ibang mga gamit, ibang mga makanyarya ay naipadala na namin sa iba't ibang bahagi ng iba't ibang probinsya. Magbabahagi din po tayo ng mga kambing at kagamitan sa pagpapalaki sa kanila. Hangad din natin na maiangat ang kalakalan ng Nyugan sa inyong probinsya. Kaya po, nagbibigay po tayo ng maraming sisidlan at pataba na bahagi ng ating coconut fertilization project. Para naman sa ating mga mangingisda, ay i-turn over po natin ang 30 unit na bangkang gagamitin sa pangingisda, ang FB, pagbabago boats. Inatasan din natin ang mga ahensya sa pangunguna ng DNR at BIFAR na payabungin ang mga supply ng isda sa pamamagitan ng aquaculture production na pagtatanim sa ating mga mangrove areas. Ito ay bahagi ng halos 60 milyong pisong na kalaan para sa distribusyon ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa inyong rehiyon upang makabangon tayo muli mula sa pinsalang dulot ng El Nino. Kasama po dyan ang tulong pinansyal, suportang teknikal at iba pang mahahalagang programa mula sa DA, sa DTI, sa DOLE at sa TESDA. Nagbigay na rin po ako ng direktiba sa DPWH, sa Public Works, na pabilisin ang pagkumpleto ng mga natitirang flood control project dito. Dahil po, naramdaman po natin yung tagtuyo. At yung flood control project ngayon po, iba po ang aming design na ginagawa.
Ang flood control project ngayon po ay hindi lamang flood para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig para sa irrigasyon, para sa fresh water supply ng ating mga iba't ibang household. At lalagyan po natin, kung kakayanin po, kung tama po, lalagyan po pa natin yan mga solar. Sila yung nakalutang na solar para meron din tayo makukuha kuryente na libre galing sa araw. Pagsusumikapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirapan. Ito po ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng tagtuyot at tag-ulan, kaagapay niyo kami sa pagbangon tungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta, mga dasal, at patuloy na pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tagum na magtatagumpay tayo maisulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. Sama-sama po tayo at mangarap tayo at kumilos para sa isang bagong Pilipinas. Daghang salamat, mabuhay po kayong lahat at magandang umaga po.